PUP, pamantas ang utak ang puhunan. Magdaan man ang panahon, patuloy pa rin ang pamamayagpag. Tinatayang mayroong 70,000 estudyante na binubuo ng iba't ibang kolehiyo at high school. Ito ang pinakamataas na state university sa buong Pilipinas. Kailan ito itinatag? Sino ang nagtatag? Ano ang mga in-offer na kurso sa PUP? Naghanap kami ng ilang tao na natunghayan ang pagbabago ng PUP sa loob ng ilang taon. Mapalad at kami nabigyan ng pagkakataon na makapanayam ang officer in charge ng Ninoy Aquino Library Learning Resource Center o NALRC. Si Ginong Marcela Rosales Figura, 35 taon at patuloy pa rin na nasa serbisyo, naikwenta niya ang ilang bagay na nagbago sa kapaligiran ng pamantasan sa nakalipas na ilang dekada. Noon, konti lang ang populasyon noon. Pero marami-rami na rin yun kumpara sa ibang mga university kasi PUP tayo eh. Sa 35 years in service ko yan na kasi nag-start ako dito ng 1982. Ang mga batang aktivista noon ay masasabi kong sila ay alam nilang ipinaglalaban nila. Alam nila kung saan sila pupunta. Dati wala tayong ecumenical chapel. Nagkaroon ng chapel. Ano yan, 19, time yan ni Dr. Mateo nung ipinagawa ang chapel. Nilarawan niya na hindi pa gaano kalaki ang populasyon ng mga estudyante sa PUP. Bago pa man tayo ang mga struktura, napaliligiran na ang lagoon noon ng mga nagtataas ang puno. Maraming mga puno. Ngayon, mas marami ang building. Diba? Sa panayam, napaningin ang ilang programang inilulunsad ng ibang organisasyon. Marami. Sa environment, marami ang tawag dito. Mas konti ang kalat nun. Dahil sa pagbabagong naganap na kanyang nakita, biglang nagbalik sa kanyang alaala ang dating ganda ng PUP noong nagsisimula pa lamang siya sa kanyang serbisyo. Ang canteen noon ay ano lang eh, isa lang yung university canteen eh. Sa kasalukuyan, bunga ng paglaki ng populasyon sa PUP, kasabay nito ang pagdami ng bilang ng nakokolekt ng basura sa nasabing universidad. Sa Lagoon, PUP Main Campus, nakilala namin si Mang Manuelito C. De Los Santos, 43 taong gulang at 6 na taon lang nagsaservisyo bilang utility worker. Nagtanong kami ng ilang bagay kaugnay sa kanyang pagtatrabaho sa pamantasang ito. Ayon sa kanya, mas na marami ang basurang nakokolekta dahil sa paglobo ng mga mag-aaral sa PUP. Kung dito sa Laguna area namin, marami talaga. Kasi dito naka-ano yung mga kumakain na estudyante, tapos lahat ng canteen nandito nakalagay. Pero kung sa dami talaga ng... Para sa kanya, ang Lagoon raw ang pinakamakalat at lugar kung saan maraming basura ang nakokolekta. Sa dahilan na rin na narito nakatayo ang karamihan sa mga food stall. Patahakot. Hindi oras. Basta mapuno lang yung mga plastic, tapos yung mga drum pag napuno. Marami yan, nakaka-3 hakot, 4 pinakamarami. Pero pa yung panggabi ha, kasi may panggabi kami eh. Meron pang gabi na ano, sa amin. Sa amin lang ha, mga 4 hakot. Itong buong Lagoon, pinakamakalat to. Hindi sa labas ha, basta pinakamakalat. Kasi unang-una, datang kantin nandito. Ito, huwag din mamasamayin. Ang estudyante, kahit na may mga basurahan, kung saan-saan lang niniiwan. Siyempre, pag bumangin yan, ahanginin na yung basura, di ba? Kakalat, di ba? Pero kung yung estudyante may disiplina, hindi mo makikita yung mga kalat na ganyan. May mga basurahan tayo, di ba?
Minsan iniiwan, katulad nakikita nyo naman, iniiwan na lang yung mga pinagkainan. Alam nyo naman yan, di ba? Hindi kakalat yung mga basura na yan kung yung mga estudyante may disciplinary sa sarili nila. Kasi kaya kami nangangalakal, dagdag na ano rin sa amin yan. Ingis na pag wala pa kami sahod, ingis na wala pa kami sahod, kumbaga, diyan namin ginukuha yung panggastos. Hindi naman kami talaga totally, ano kasi bawal sa amin yan eh. Kaya lang, pag in case na talagang hindi pa kami makasahod ng mga isang buwan, ganyan, o kaya ano, kalating buwan. Oo, oh, nag-ano kami, nangangalakal kami. Kumbaga yan, pambawas din sa basura yan eh. Pambawas din sa basura yan. Mula sa panayam kay Mang Manuelito, may hinuha natin na ang lahat ay dapat magtaglay ng disiplina sa sarili kung nais nating makita ng pagbabago sa ating kapaligiran. Sa laki ng pamantasang ito, napakaraming organisasyon ang nabuo rito. Ngunit iisa lamang ang organisasyong may alikhaing mapabuti at maprotekta ng kapaligiran ng buong PUP. Ito ang SEED Organization, o Student for Environmental Education, Protection, and Development. Ang advocacy namin, kailangan talaga magkaroon ng life with dignity ang bawat isa. When you say life with dignity, ibig sabihin, nakaka-avail tayo ng magandang buhay. Siyempre, kasama doon yung malinis na hangin, malinis na tubig. So, pagka pinag-usapan natin malinis na hangin, malinis na tubig, kailangan talaga makisangkot ka sa mga problema kinakaharap ng environment. No? Sinasabi nga namin, kung wala yung kalikasan, no, na tinatawag nating mundo, wala naman tayong lahat dito. The earth is our natural habitat. Pag di natin ito pinangalagaan, wala rin tayong tahanan. So kailangan nating mag-involve, kailangan nating makisangkot, no? Especially amidst the issue of climate change. Yung mission and vision niya, ang mission talaga niya is palaganap talaga environmental consciousness sa lahat through education, no? Kasi ang problem ng iba't ibang mga environmental, siguro yun yung pagkakaiba namin sa ibang environmental organization, no? Yung iba kasi environmental organization, no? Na, hindi naman natin tinatawaran yun, no? Pero yung mga ginagawa, the usual, no? Clean up drive, operation linis, no? Mga coastal clean up, tree planting. Sa atin, kailangan ma-realize natin ano talaga yung root cause of the problems of environmental degradation. No? And that is the corrupt minds of the people. That's why they are exploiting the natural resources for their own benefit. No? Kaya sinasabi natin, kailangan i-educate. No? Kasi naniniwala si Ginoong Del Polanco na sa paraan ng pagbibigay edukasyon sa mga estudyante, nagbibigay daan ito sa pagkamulat sa realidad ng nangyayari sa ating kapaligiran. Of what we are doing on the environment, no? Naglilinis ka ngayon, bukas may magkakalat o mamaya may magkakalat. Eh, mas marami nagkakalat kaysa naglilinis. Ito ay magre-resulta na damdamin upang itama ang buwayaang nagawa at patuloy pa nating nagagawa. May mga nagpuputol naman ng puno at mas marami nagpuputol ng puno kaysa nagtatanim. O kaya naman, hindi naman porket natanim mo ngayon, ay bukas full-grown tree na siya. Sa madaling sabi, kung gusto natin ng pagbabago, simulan natin ito sa ating mga sarili. Kaya sinasabi namin, kailangan muna i-educate, no? Then, after we educate all the people, kailangan natin immediately protect what's left, no? Yung good condition ng ating environment. No? Kailangan protektahan. Ating maihinuha na kapag nais sa katuparan ang adhikain ng nasabing organisasyon. Ito ay magre-resulta ng masidhing damdamin upang itama ang mga kapabayaang nagawa at patuloy para nating nagagawa. Sa kabilang dako, kinuha namin ng mga opinyon ng ilang estudyante sa kung paano makakatulong sa pangangalaga ng kapaligiran sa maliit na paraan. Bilang estudyante, naniniwala ako na may magagawa ako para pangalagaan at pahalagahan ang ating kalikasan dito lalo sa paaralan. Una sa lahat, sundin natin yung pinakapayak na tinuturo sa atin bata pa lang tayo. Magtapon tayo ng basura sa tamang lalagyan. Kung wala kang nakitang basurahan sa pinakamalapit na lugar, ibulsa mo muna, iuwi mo sa inyo. Pwede rin i-observe din natin yung tamang tapunan. For example, dito dapat itapon yung plastic bottles, dito dapat yung mga waste materials, yung mga nabubulok, di nabubulok. Tapos kung talagang porsigido kang pangalagaan ng kalikasan, huwag mong i-patronize yung mga bilihin dito sa Laguna, lalo na dito sa Laguna, nagbebenta ng mga gumagamit ng mga plastic
cups, ganon. Mas piliin natin yung mga paper cups kasi yun, mas madali siyang matunaw, hindi ba? Mas madali siyang i-absorb. Tapos mas madaling mawala at hindi magtatagal dito sa ating ano, lugar. Tapos iwasan din natin yung sobrang pag-iingay kasi nakakadagdag yan sa pollution ng mundo. Yun lang. So, hindi po ako talaga professional na environmentalist. Pero bilang estudyante, mapapangalagaan ko yung kalikasan sa tamang pagtatapon ng basura. So, halimbawa, itong hawak ko ngayon kasi galing ako ng lunch. So, may plastic siya, tas yung paper cup ko. So, syempre, ano, ihihiwalay ko yung plastic sa paper cup. So, yun pa lang yung magagawa ko as a student. So, tingin ko, ano kasi, marami namang basura dito eh. So, kapag sinasabing kapaligiran, syempre, unang-una dun yung tukol sa basura. So, bilang estudyante, ako bumibili ako dito regular. Yung mga basura ko, itatapon ko sa tamang, ano, sa tamang basurahan para makabawas na din dun sa mga winawalis ng mga janitor. Tapos, isa din ko ay sa CR, kapag gagamit, mas mabuti na, ano, na kapag gagamit ka ng, ano, ng CR, magbubuhos ka, madali lang naman mag-igib eh. Parang, ano, parang kung anong ginagawa mo sa bahay, di ba sa bahay kasi dapat malinis tayo sa kapaligiran natin. Mas maganda na yung natutunan natin doon sa bahay, dalhin din natin sa eskwela natin kasi yun din naman yung pangalawa nating tahanan. Yun lang. Bilang estudyante, sa tingin ko makakatulong ako sa kalikasan sa pag sa pagsali sa mga programa na nagfo-focus sa mga kunyari parang environmentalist programs, ganun. Siguro bilang estudyante, sa simpleng pagtapo ng tama sa tamang basurahan, ganun. Siguro sa mga maliliit na bagay, malaki yung magiging epekto nun sa pagpaalaga natin sa kalikasan. Hi, ako si Vanessa Jane Dabay from Bachelor in Business Teacher Education Major in Business Teacher and Livelihood, J3D. And sa tanong na kung bilang estudyante, paano ko mapapangalagaan ng kapaligiran, una ay avoid using plastics. As much as possible, kung hindi naman ganun ka-importante, maaaring hindi naman gamitin. Lalo na dito sa Lagoon, kung meron kayong store na talagang binibilhan na kailangan nyo suportahan, mas maganda kung yung ginagamit nila is hindi styrofoam or mga plastics. Tapos pangalawa, pwede namang hindi mag-straw kasi naniniwala ko na bilang kahit isang tao na lang, 'di ba? Hindi naman necessary talagang gumamit lagi ng straw. And yung straw kasi isa siya sa mga ginawa na parang hindi mo naman talaga alam kung ano yung sense kasi maaari lang siyang gamitin kapag nagda-drive ganyan, pero kapag nandito ka lang kumakain, mas okay na kahit di ka na gumamit nun. And yung iba pa, bilang isa ring mag-aaral, pwede rin nating tipirin yung paggamit ng papel at pwede rin nating gamitin yung mga used notebooks na natin kung hindi naman ganun ka-necessary bumili ng bagong notebook. Yun lang, salamat. Matapos natin marinig ang sari-saring suhestyon ng mga iba't ibang mag-aaral ukol sa kung paano sila makatutulong sa pangangalaga ng kapaligiran bilang estudyante, nanawagan si Ginang Figura na magkaisa at magtulungan bilang isang institusyon na magkaroon ng disiplina at malasakit. Alagaan natin ang kapaligiran natin, lalo dito sa PUP. Ang ganda ng PUP, lalo na pag inaalagaan. Pangatlo, magtutulungan tayo, estudyante, faculty, admin. Lalo na yung faculty admin. Kasi ang mga bata susunod dyan eh. Pag nanguna ang mga faculty at admin eh. Kasi kalimitan nakikita ko mas na ano pang faculty admin sa pagkakalat eh. Huwag naman akong mamasamain ang ibang mga kasamahan ko. Pero yun ang nakikita ko. Wala din, yung iba ay wala din concern. Hindi nila din sinasaway ang mga bata pag nagkakalat. And even kami din, hindi rin namin nakikita yung sarili namin na kami ay parte ng nagpagpatay sa environment. Dapat huwag nating patayin ang ating kinabukasan. Bilang isang estudyante, may dapat rin tayong gampanan para sa ating kaligasan. Tulad ng pagtapon ng basura sa tamang tapunan, nakatulong tayo sa kaligasan upang umunlad ito.
Simpleng pagtapon ng basura sa tamang tapunan, makakatulong tayo sa ating kapaligiran upang umunlad at mapangalagaan ito. Mula sa ating natunghayan, kung hindi natin pangangalagaan ng ating kapaligiran, tayo rin ang maapektuhan. Ang dating ganda nito ay kumukupas na. Sa uli, ang hangad nating lahat ay ang kabutihan ng ating kalikasan. Kaya hanggang di pa uli ang lahat, atin ang pangalagaan, ang huling pamana sa atin ng inang kalikasan.